Nang linggong ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalik Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari noon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magliligtas at magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay ang Diyos. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at yun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ang kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila. Sabagat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan na kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala. At nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Seek God in every person. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami sa atin nagdududa tungkol sa presensya ng Diyos. Marami sa atin nagsasabi, kung may Diyos, nasaan siya sa panahon natin ngayon? Kung may Diyos, bakit hanggang ngayon naghihirap pa rin ako sa buhay ko? Kung may Diyos, bakit ang dami pa rin ginagawang kasamaan, kaguluhan nangyayari sa mundo? Tingnan po ninyo, hinahanap natin ang Diyos, hindi para malaman kung nasaan siya, kundi para malaman kung ano yung ginagawa niya nung panahong naghihirap ka. Para malaman kung ano yung ginagawa niya nung panahong nagkakaproblema ka.
Di ba malimit natin sabihin sa taong umiwan sa atin, nasaan ka nung naghihirap ako? Nasaan ka nung may problema ako? Nasaan ka nung nagdurusa ako? We look for our loved ones who's not beside us to know what they are doing while we suffer. Malimit ganito din tayo sa Diyos. Hinahanap natin ng Diyos para malaman natin kung ano yung ginagawa niya kapag tayo may problema, kapag tayo nagdurusa, kapag tayo naghihirap. Kasi akala natin, iniwan tayo ng Diyos. Akala natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Akala natin, walang ginagawa ang Diyos dahil hindi natin nakikita ang Diyos. That is wrong. Sa ating ebanghelyo, nung naglalakad yung dalawang alagad papuntang Emmaus, nakisabay sa kanila si Jesus na nabuhay. So, bakit hindi nila nakilala na yung nakisama sa kanila sa paglalakbay ay walang iba kundi si Jesus. Subalit, hindi nila nakilala. Ang tanong, bakit hindi nila nakilala si Jesus? Simple lang, dahil nandun pa rin sa kanila yung sakit ng pagkawala ni Jesus. Nandun pa rin sa kanila yung kalungkutan pagdurusa nung namatay si Jesus. At sa tagpong ito, nawala sila ng pag-asa na ililigtas sila ni Jesus. Subalit, hindi nila napapansin at hindi nila alam na yung nagligtas sa kanila, yung nagpalaya sa kanila, kasama na nila. Subalit hindi nila nakilala. Mga kapatid, sa buhay, may mga pagkakataon talaga na akala natin pinabayaan tayo ng Diyos kasi hindi natin siya nakikita. Akala natin iniwan tayo ng Diyos kasi hindi natin maramdaman yung kanyang presensya. Pero hindi natin alam na si Jesus pala, katabi mo na, hindi mo lang nakikita, hindi mo lang nakikilala dahil sa sakit na iyong nadarama. Ngayon, pagnilayan natin sa linggong ito, paano nga ba natin makikita at makikilala ang Diyos? Dalawang bagay na dapat nating maisabuhay. At ano yon? Una, open our eyes. Anong ibig sabihin? Open our eyes to see that the risen Lord is appearing to us in the person of the stranger. Okay, tingnan po ninyo yung mga katabi. Tingnan ninyo, mula ulo hanggang paa, titigan ninyo. Ang tanong, nandiyan ba o nakikita nyo ba ang Diyos sa kanila? Oo o hindi. Mukhang duda kayo. Nakikita nyo ba sa kanila ang presensya ng Diyos? Duda nga talaga kayo. O tingnan ninyo ako, itong mukhang ito, nakikita nyo ba sa akin ang presensya ng Diyos? Oo o hindi. Sabi na nga ba, duda rin kayo. Baka sabihin nyo, Father, hindi Diyos ang nakikita ko sa demonyo po, Father, demonyo. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang Diyos nagpapakita at nagpapakilala hindi lamang sa anyong Diyos, kundi sa anyong tao. Malimit kaya hindi natin makilala at makita ang Diyos dahil nakatuon lamang tayo sa kung sino at ano ang Diyos. Hari, makapangyarihan, nakasuot ng marangyang kasuotan. Yes, totoo. Subalit, hindi natin napapansin ng Diyos pala kasakasama natin sa mga tao o sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid natin. Kaya naman, wag na wag mong isasara yung paningin mo sa mga taong nasa paligid mo. Dili sila yung mga taong ginagamit ng Diyos para makita mo na hindi ka iniiwat pinapabayaan ng Diyos. Kaya matuwa ka kung tinutulungan ka ng iba sa iyong problema. Matuwa ka kapag sinasamahan ka ng iyong kapa sa iyong pagdurusa. Matuwa ka kapag pinapasan din ng iyong kapwa yung sakit na iyong nadarama. Dahil sila yung mga taong ginagawang instrumento ng Diyos para makita at maramdaman mo siya ng lubos. Kaya nga ang ganda nung sinabi ni Mother Teresa of Calcutta. Anong sabi niya? I see God in every human being. When I wash the leper's wounds, I feel I'm nursing the Lord Himself. Totoo. Kapag tumutulong ka sa iba, tumutulong ka na din sa Diyos. Kapag naglilingkod ka sa iba, pinaglilingkuran mo na rin ang Diyos. At naglilingkod ka sa Diyos dahil nakikita mo ang Diyos sa ibang tao. Ngayon, kung nakikita mo ang Diyos sa ibang tao,
sana makita din nila ang Diyos sa iyo. Kaso ang problema ganito, hindi nakikita sa atin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi palagi ka nagsasaliktan ng hindi maganda. Palagi ka nalang nagmumura. Palagi ka nalang nanloloko, nandadaya, gumagawa ng masama. Sa palagi mo ba makikita sa iyo ang presensya ng Diyos? Hindi. Kaya malimit sinasabi sa atin ng ibang tao, kapag gumagawa tayo ng masama, demonyo ka, diablo ka. Diba? Tandaan po ninyo, we are not called to be like other Christians. We are called to be like Christ. Sana ito yung magawa natin. Buksan mo ang iyong mga mata para makita mo si Kristo sa iba at tulungan mo din yung iba na mabuksan yung kanilang mata upang makita sa iyo ang Diyos sa iyong presensya. Open our eyes. Ikalawa, open our hearts. Anong ibig sabihin? Open our hearts to see that the risen Lord is appearing to us in the presence of the Eucharist. Mga kapatid, itong tatandaan ninyo, huwag na huwag kang magsisimba dahil lamang gusto mo yung pare. Huwag na huwag kang magsisimba dahil gwapo yung pare. Huwag na huwag kang magsisimba dahil magaling mag-homily yung pare. Huwag! Huwag kang magsisimba dahil magaling kumanta yung choir. Huwag kang magsisimba dahil maganda yung simbahan, maaliwala sa simba. No! Magsimba ka dahil nararamdaman mo ang Diyos sa loob ng misa. Nararamdaman mo ang Diyos sa katauhan ng paring nagmimisa, sa mga naglilingkod sa misa, at higil sa lahat, nararamdaman mo ang Diyos sa ostya na tatanggapin mo sa misa. Noong nakasama at nakasalo ng dalawang alagad si Jesus sa hapag, kumuha si Jesus ng tinapay, pinaghati-hati, ibinigay sa kanila. Anong nangyari? Nung ibinigyan sila ni Jesus ng tinapay, anong sabi sa Ebanghelyo? Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Ibig sabihin, sa paghahati at pagbibigay sa kanila ng tinapay, napagtanto nila na si Jesus ay buhay. At sa tagpong ito, naunawaan nila na hindi sila iniwan ng Diyos. Naunawaan nila na hindi sila pinabayaan ng Diyos. At sana mga kapatid, ito rin yung maramdaman natin kapag dumadalo tayo ng misa. At sana huwag mong sasabihin, after mong dumalo ng misa, ang ganda ng misa, kasi ang galing-galing kumanta ng choir. Ang ganda ng misa, kasi ang galing mag-homily ng pare. Wag. Sana masabi nyo, after yung dumalo ng misa, ang ganda ng misa, kasi naramdaman ko si Kristo sa banal na misa. Mga kapatid, ito yung dalawang paraan para makita at makilala natin ang Diyos. Open our eyes, open our hearts. Makikita natin ang Diyos sa katauhan ng iba at sa pagdiriwang ng banal na misa. Sabi nga, we can see God in everything He created. Totoo, kung akala mo iniwan ka ng Diyos, pinabayaan ka ng Diyos, nagkakamali ka. God uses people to perform His works. Kaya huwag mong isasara yung mata mo, yung puso mo, para makita at maramdaman mo si Kristo sa ibang tao. Sana sa panahon natin ngayon, kung nakikita mo ang Diyos sa iba sa pamamagitan ng pagtulong mo sa kanila, sana makita din nila sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong presensya. Tandaan, seek God in every person. Amen. Magsitayo pong lahat.